Ito dahilan kung bakit kakaiba at mas masaya ang Pasko sa Pilipinas. Sabi nila, there's nothing quite like celebrating Pasko sa Pilipinas. Mula sa mga masasayang parties at masasarap na pagkain hanggang sa mga kakaibang tradisyon at muling pagsasama-sama ng pamilya, talaga namang hindi matatawaran ang ganda at saya ng Paskong Pinoy. Sa katunayan, maraming foreigner ang pinipiling magdiwang ng Pasko sa Pilipinas dahil ibang-iba at mas sincere daw ang Paskong Pinoy. 7 things that make Paskong Pinoy more fun. Narito ang 7 dahilan kung bakit kakaiba at mas masaya ang pagdiriwang ng Pasko sa Pilipinas. September pa lang, feel mo na ang holiday season. Simbang gabi, all out Christmas carol, pagbibigayan. Nagliliwanag ang mga bahay dahil sa mga parol. Masasarap na pagkain tuwing Pasko. Kumpleto ang pamilya. Ang mga ilang tradisyon ng mga Pinoy mula sa paraan ng pagdiriwang ng Pasko hanggang sa tradisyon sa araw ng Pasko, narito ang lahat ng kailangan mo. Number 7. Mas mahaba ang pagdiriwang ng Pasko sa Pilipinas. Pagpatak pa lang ng September 1, feel na feel mo na ang holiday season, lalo na ang Pasko. Mula parties hanggang Christmas shopping, pinaghahandaan na yan ng mga Pilipino kahit September pa lang. Kaya naman kinikilala na ang Pilipinas bilang pinakamatagal na nagdiriwang ng Pasko sa buong mundo. Number 6. Simbang gabi, gaya ng ibang Catholic countries, nakasanayan na rin ng mga Pilipino ang pagsisimbang gabi, bago ang araw ng Pasko. Nagsisimula ito tuwing December 16 hanggang 24. Sa Pilipinas, 2 beses kada isang araw ginagawa ang simbang gabi, sa madaling araw at gabi. Pero mas madalas na tuwing madaling araw, as early as 4 a.m., nagsisimba ang mga Pinoy. Siyempre, hindi kumpleto ang simbang gabi kung walang bibingka, puto bumbong at mainit na tsaa sa agahan. Number 5. All Out Christmas Carol. Kung sa ibang bansa ay a cappella ang pangangaroling, aba dito sa Pilipinas, gumagamit ang mga nangangaruling ng improvised musical instruments. Kaya kung walang pambili ng gamit, kani-kanyang gawa ang mga nangangaruling ng musical instruments mula sa mga pinitpit na tansa ng bote, kawali, o palanggana. What makes caroling more fun in the Philippines ay kahit di pa Pasko, in fact as early as November, nagbabahay-bahay na ang mga ito. Minsan kanta lang, pero may iba na all out ang production number with matching Bluetooth speakers pa for their background music. Galing! Yan yung Moses. Number 4. Pagbibigayan. Iba't iba man ang kahulugan kung ano ang Pasko, ang isang bagay na nagkakaisa ang lahat ay ito ang panahon ng pagbibigayan. Patunay riyan ang tradisyong nakaugalian na ng mga Pinoy. Tuwing Pasko, nagbibigayan ng mga regalo at pera ang mga magkakaibigan at magkakamag-anak.
Pero nakaugalian na rin sa Pilipinas ang pagpapapasko sa maging sa mga hindi kakilala. May ilang namimigay ng mga libreng pagkain, mga candy, regalo, at pera. Tikas na mapagbigay ang mga Pilipino kaya kahit hindi mo ninong o ninang, handa silang magregalo sa'yo. Number 3. Nagliliwanag ang mga bahay dahil sa mga parol. Kung hindi mo alam kung paano nila pinaghandaan ang nasabing pagdiriwang, aba baka magulat ka sa tradisyon ng mga Pinoy. Tuwing Kapaskuhan, hindi lang mga bituin ang nagliliwanag kundi pati na rin ang mga bahay dahil sa mga makukulay at naglalakihang parol. Sa Pilipinas, hindi mawawala ang mga parol o Christmas lights sa isang bahay bilang dekorasyon dahil isa ito sa mga simbolo ng Pasko sa Pilipinas. Number 2. Masasarap na pagkain tuwing Pasko. Walang katulad ang pagkain tuwing Pasko sa Pilipinas. Tuwing Noche Buena, napupuno ng masasarap na pagkain ang mga mesa ng mga Pinoy na kanilang pinagsasaluhan kasama ang masasarap na kamustahan at kwentuhan. Mula sa matamis na puto bumbong at fruit salad hanggang sa malinamnam na hamon at bibingka, mapaparound to ka sa mesa dahil sa sarap ng mga ito. Mas masaya talaga ang Pasko sa Pinas. Number 1. Kumpleto ang pamilya. Isa sa mga dahilan kung bakit mas meaningful at masaya ang Pasko sa Pilipinas ay dahil ito ang panahong nakukumpleto ang buong pamilya, lalo na ang mga may kaanak na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang mga OFW, umuwi sa Pilipinas habang ang ilan namang nagtatrabaho sa syudad ay bumabalik sa kanilang probinsya para makasama ang mga mahal sa buhay sa araw ng Pasko. Ang araw ng Pasko ang isa sa mga pinakahihintay ng mga Pilipino dahil dito nabubuo ang mga pamilya. Tunay ngang kaysaya ng pagdiriwang ng Pasko sa Pilipinas hindi lang dahil sa mga masasayang tradisyon at mga regalong natatanggap. Dapat nating tandaan na ang Pasko ay hindi lang tungkol sa mga material na bagay kundi ito ay pagdiriwang sa kapanganakan ni Jesus. Hanggang dito na lang, maraming salamat po sa inyong suporta at panonood.